Good morning, everyone. Good morning, engineers from Luzon, Visayas, and Mindanao. I hope you are all okay po, safe, healthy, and happy. So welcome to the IIEC CPD's webinar entitled Cable Sizing Calculation Based on IEC. Welcome po to our national officers, to our speaker who will be introduced later. So I hope po lahat na breakfast and ready na to listen to our speaker later. Okay. Without further ado, I would like to call on the chairman of the PCPDC, our very own engineer Joseph Darren Clare-Jurcar, for the opening. Sir Joseph. Thank you very much, Yela. Good morning. Okay. To our national officers, headed by our national president, and of course, for the national officers here present, we have Vice President for Internal Affairs, Engineer Lindon Sir Lindon Bagi, my batchmate in 2015 Regional Governor. And we have here also our former Regional Governor from Batangas, good Juji Baut, Ma'am Juji Bautro. And our present Regional Governor from Cebu, Sir Philippe Nilyama. And we have here Regional Governor from Middle East. We have Sir Orlando T. Villapana, my idols. Sir, good morning. And also to the TCPD members. Of course, we have here Engineer Sir Francis Delmindo, Engineer Jonathan Medalia, my idol. And idol from Cebu, Engineer Brian Pasilan. And of course, from the Middle East region, Engineer Max Adarlo, also my idol in Middle East. And of course, TCPD staff. We have Sir John Oliver Palad. We have here Yela. Of course, Yela, very active IEC staff. And to the guest speaker to be introduced later, to the participants, good morning. So this morning we're going to we have a technical webinar about cable sizing, and this is very important topic, especially if you're taking for professional electrical engineer. So you need to know how to sizing properly for the cable, and we need to in professional practice we need also to adapt or apply this cable sizing. And without much ado, and good morning once again, thank you Yela, back to you. Thank you, Sir Joseph. So maraming salamat po for the warm welcome to our participants and those who are here today. So since our inspirational message will be coming from our BP4 Technical Affairs, who is in the EXCO meeting today, so we will now proceed to the introduction of our speaker, to be spearheaded by our own Engineer Max Adarlo from UAE. Sir Max? Thanks a lot, Ma'am Yela, and good morning, Philippines and the foreign region. Our technical speaker for today is a graduate of Technological University of the Philippines. He is the eighth placer of 2004 REE Licensure examination. He is a professional electrical engineer and a CN engineer. He earned 18 units in Masters of Science in Electrical Engineering major on Power System in UP Diliman. He worked as Electrical Design Engineer 2 from 2004 to 2007 at MHI Technical Services Corporation and as Electrical Engineer 1 at Bentec International Services Philippines Incorporated from 2007 to 2011. He worked also as a Design Engineer 1 from 2011 to 2013 at Flor Daniel Incorporated Philippines. And from 2013 to 2014, he is connected with Shioda Almana Engineering LLC
as electrical engineer. Our technical speaker also worked as a senior electrical engineer from 2014 to 2015 at Foster Wheeler Kent Energy Services, DMCC, and from 2015 to 2019 as lead engineer at PEG Engineering and Contracting, DMCC. Currently, he works as electrical consultant for TOA Corporation and as a general manager of JIPEC Engineering Design Services. Ladies and gentlemen, let us all welcome Engineer Sherwin Jacinto de la Cruz. Okay, can everyone hear me? Yes, sir. Love okay. Sige. Thank you, Sir Max. I-share ko lang siguro yung screen ko. Teka. Sir John, meron ka yatang ipapakita? Sir President, mga estimated budget ito. Na po, sir. Okay na po. Okay na? Okay, sige. So, proceed ko na to, no? So, nakita ninyo na po ba yung screen ko? Yes, sir. Sherwin. Clear po. Thank okay, you. Sige. Start na po natin, no? So, good morning to everyone. Siguro, teka. Before we start, sa mga panelists natin, alam ba natin yung attendees natin kung lahat ba is professional or meron tayong mga student? To the panelists, meron po ba tayong info? Michelle? Sir, we have PEs. We have REEs in po. May mga student po, wala? So far, sir, we don't have students po. Okay, sige. So medyo madali ang discussion. Okay, so again, good morning everyone. So my topic will be cable sizing calculation based on IEC standards. Okay, so... Okay, career background, skip na natin yan. So, diniscuss na Sir Max. So, first is the learning objectives. So, first learning objectives would be understand the types of cable construction. So, based on IEC standards. So, here, hinighlight ko talaga na based in IEC standards. Kasi meron iba't ibang klaseng type of construction of cables based on certain standards. In PEC, kung i-compare natin sa PEC or sa NEC, different po yung cable construction niya na ginagamit sa IEC. Second learning objectives would be identify the design input. So, ito yung pinaka-importante in conducting or designing and selecting cable size. So, kung kulang tayo ng design inputs, of course, hindi natin mape-perform na maayos yung sizing natin ng kable. At kung mali rin yung input natin, so automatic, mali din yung output. So, para siyang software na pag in-input mo is maling data, mali rin yung output ng software. Okay? Third learning objectives is we'll be discussing more on the several factors that affect the cable sizing. So, meron siyang more or less three major factors we'll discuss later on. And lastly is to show to you the step-by-step calculation procedure and to recommend the final cable size based on my experience. So again, all discussion here relates only on IEC. And also, lahat ng i-discuss ko po sa inyo ay yung mga na-gain ko rin na knowledge from my experiences. So meron din po akong mga mentors locally here in the Philippines and also in abroad that teaches me also. Tinuruan din nila po ako so kung paano mag-cable sizing. Okay? So
meron po tayo kanya-kanyang experiences. So kung meron po kayong additional inputs in this webinar, so feel free po. So maganda po yan. We both learn to each other, no? So continuous learning po tayo. Okay? So disclaimer lang po. Lahat po ng information here is based on my previous experience. So it should not be used in place of any other governing or mandatory references. So again, yung every country has its own references, has its own rules and regulations. So we need to abide that kung saan man yung project natin. For me kasi, kaya diniscuss ko is cable sizing based on IEC is because more of my experience came from the Middle East. So especially in the Iraq, so in Dubai. So kaya mas familiar ko sa IEC. Though marunong din naman ako mag-size based on IEC or based on NEC, pero mas gamay ko, mas familiar po ko sa IEC. Okay? So, here are the few related codes and standards na ginagamit natin internationally in relation to cable sizing. So, andyan yung, kung sa mga nasa Australia is or New Zealand, is ito yung ASNZS 3008. Okay? Andyan din yung British standard, which is a BSI 7671, ginagamit natin sa UK. So, andyan, of course, yung very familiar to among us is the NFPA 70 or the National Electrical Code from America, from United States, and also the Philippine Electrical Code, which is adaptation of NEC, and ito yung PEC is ginagamit natin here in the Philippines mostly. So madalas ito yung ginagamit natin. So siguro mas familiar din yung karamihan dito sa PEC. But again, dito po tayo mag-focus for this webinar. Okay, so IEC means International Electrotechnical Commission, and for this webinar we'll focus mostly on two IEC, which is the 60364 and 60502. Okay, so again, another disclaimer po. So cable sizing based on IEC, which I mentioned earlier, is related lang po sa mga fixed electrical installations. Okay? So, yung mga cables na gagamitin natin sa mga overhead lines, sa mga mining, sa nuclear power plants, sa submarine and shipboard are not applicable. Okay? So, fixed installations lang po tayo. Say, sa power plant, within process area, sa mga oil refinery, within process area, sa substation, sa building. So, yun lang po yung ibig sabihin ng fixed installations. Okay? Okay, let's go on now the information needed. So, ito po yung mga design inputs na kailangan natin para po makapag-conduct tayo ng cable sizing. Okay, so unang-una is of course the cable or the client specifications and requirements. So in designing po, kasi mostly of my experience is purely design talaga ako. So bihira po ako nagsasite. Magsite man ako siguro site inspection dahil sa as-built or dahil existing yung planta. But if you are designing, so ang pinakauna mong gagawin talaga is magbabasa ka ng specifications. Magbabasa ka ng client requirement, client preferences. Kung anong gusto ni client, yun dapat yung sundin mo. But pwede ka naman mag-violate dun sa mga requirements ni client as long as you have the technical meron kang way better to use para mas makamura si client at though kahit mura, safe pa rin sila. So yan yung unang information needed.
kailangan mo malaman kung ano yung codes and standard na gagamitin. For this webinar, we'll focus again on IEC. Ano yung mga project requirements? So, ano ba yung frequency dun sa site? Ano ba yung voltage level? Diba? Ano ba yung voltage drop limitation na gusto ni client? So, yun yung mga few of the inputs or client specs that you must need. So, as we go along, i-discuss natin in more detail kung ano-ano yung mga design inputs based sa client requirements. And also, I listed here also yung vendor list. So, brief background lang po sa iba. Kasi mostly, my experience po is EPC. So, engineering, procurement, and construction. So, in an EPC industry, kasi there are two types of design. So, one is the front-end engineering. The other one is the detailed design. Sa mga consultant, meron pa silang mga conceptual design, pre-FEED na tinatawag. Pero in a design stage, merong two types nga, yun yung front-end and the detailed design. So kaya ako nilagay ang vendor list kasi magagamit natin ang vendor list sa detailed design. Okay? Explain ko siguro later kung ano ba difference ng front end at saka yung detail. Anyway, discuss ko na. Sige, yung front end is wala ka pang exact data, wala ka pang exact figure. But kailangan na ni client ng design. So ibig sabihin, nagde-design ka based on your experience at yung mga, for example, for the cable sizing, merong mga international standards na available. Kagaya now, which is the IEC, pwede siyang gamitin during front-end engineering. Okay? In detail design naman, ito yung kailangan mo ng exact vendor. Kung ano yung isusupply sa'yo na kable ni manufacturer, hihingin mo yung data like resistance, reactance. Okay, hihingin mo sa kanila yon para makapag-compute ka ng cable size mo. So, again, yun yung difference nila. Kung wala ka pang data, fixed data, doon ka sa front-end engineering, gamitin mo yung IEC standard. Kung detailed design stage ka na, i-ready for construction na yung planta, gagamitin mo yung exact cable size, so exact cable manufacturer. So, yun po yung difference nila. Okay? Next, design inputs that we need. Of course, yung site environmental conditions. Okay? So, andyan yung air temperature, ground temperature, and soil thermal resistivity. So, mostly, itong ambient, itong temperature is nasa specs na to ni client. So, madali mo na ito ma-pick up. Sa Middle East, madalas 50 degrees centigrade and above ang site condition. Ito yung maximum site condition na. Okay. Soil thermal resistivity is, again, kinukondakto during detail engineering design wherein nag-hire ka na ng subcontractor or para mag-test sila ng soil. So, dun malalaman kung ano yung exact soil thermal resistivity. Okay. Next, design inputs. So, installation methods. So, as we are the design engineers, the designers, tayo po magde-decide kung anong gusto natin. In reference, of course, with client preference. Kasi mostly, ng mga client na malalaki, mga corporations na company, meron silang preference na though gusto nila lahat cable tray kasi nga mas mura kumpara sa underground. But may chances kasi na hindi mo maiiwasan na lahat mag-above ground. Diba? So, based sa site evaluation mo, based sa mga other discipline. So, yun yung medyo ano dyan. Kaya minsan, so gusto ni client lahat cable tray, may chances are meron ka pa rin underground, either duct or direct buried. Okay?
mostly na-encounter ko sa experience ko, yung substation nila lahat underground sa ilalim. Paglabas ng substation, dun sila ng cable tray. So combination ng above ground and underground. Okay? Next, design inputs. So equipment layout. So bakit natin kailangan na equipment layout? It's because kailangan natin malaman kung nasaan yung power source ng kable at kung asan yung location ng load to estimate our cable length, di ba? So ito yung ano, yung one factor. Kaya kailangan natin na equipment layout. Okay? Another one is the load list. So load list is parang ano list. Pag-alawin ko dito. Dapat dito yung mga wala. Load list po is yung ano lang, by its word lang, lahat ng load nakalist. Okay? So nakalista po lahat ng electrical loads mo doon, wherein naka-indicate po ano yung power, ano yung efficiency, ano yung power factor, kung mga motor, ano yung mga starting current, etc., etc. So ililist mo lang yon para at least dun ka, yun yung basis mo pagkunta ka ng cable size. Okay? Yung load list is sa mga motor, ito yung mga nakalagay sa nameplate. So kung ano yung naka-indicate to sa nameplate, usually yun na yung gagamitin natin para sa load list. Lastly is the cable characteristics. So again, as mentioned earlier, kailangan natin yung resistance ng kable, yung reactance ng kable. Okay. Minsan may mga manufacturer na nagpro-provide na voltage drop per meter kada kable nila. But ako hindi ko siya ginagamit. So kasi may formula naman na yun ang ginagamit ko, yung formula, hindi yung nakalagay doon sa cable manufacturer. But again, pwede rin po gamitin yon. Ang magiging risk lang kasi pag yun ang ginamit nyo is yung power factor is naka-fix na doon. Unlike kapag naka-formula kayo, yung power factor kaya nyong i-vary. Okay? So again, lahat ng mga naka-asterisk dito is conducted during or mostly in detail engineering design stage. Okay? Kung may mga question po kayo, much better na lang na after the discussion para ilista nyo na lang po kung ano yung mga question nyo para later on masagot natin kung kaya ko sagutin. Okay, anyway, let's go on the cable construction. So there are two cable construction na in-identify si IEC. One is yung 60502-1, wherein ang voltage range niya is between 0.6 kV to 1.8 kV. Ito yung rated voltage ng kable. Okay? Meron siyang three classification ng voltage sa IEC kasi. So andyan yung U sub 0, which is yung voltage between conductor and earth, or ito yung tinatawag na line to neutral. Yung U is the line to line, and U sub M is the highest system voltage. Okay. Ngayon kung mapapansin nyo, itong 0.6 is the line to neutral. So kung i-multiply natin yan ng square root of 3, approximately lalabas yan around 1 point something. Okay? Ngayon yung line to line naman, pag minultiply mo ng 1.2 yan, approximately lalabas niya is yung maximum. So same lang din yan dito sa isa. Pag itong 1.8, minultiply natin ng square root of 3, lalabas niyan 3. At pag yung 3, minultiply natin na 1.2, yun din yan. Yun yung 3.6. Okay? So ano ba itsura ng kable based on IEC 60502-1? So ganito po siya. So ganito yung itsura niya. Ito yung copper conductor. Meron siyang insulation, either XLPE or PVC. Okay?
On your left kasi ito yung single core, on your right is the multi-core, okay? Then meron din siyang bedding or ito yung tinatawag nila na inner sheet, okay? PVC po yan lagi, okay? Then meron siyang armor, either aluminum for the single core and steel, galvanized steel for the multi-core. Meron ding mga armor na wire tape, steel wire tape or steel wire braid naman. Pero for to limit our discussion, mas familiar po ako sa galvanized steel wire at saka the aluminum wire armor. And lastly, so itong aluminum wire armor is for the mechanical protection ng kable, no? So well protected, no? Medyo ang mahirap lang gawin dito during installation kasi yung bending radius ng kable na to, no? Mahirap siya i-bend kasi nga wire armor siya eh. And also, yung wire armor na yan is nakabalot siya ng outer sheet. Ito yung tinatawag nilang outer sheet, which is mostly for a low voltage is a PVC. Okay? Highlight ko lang dito na itong madalas ang nagagamit ko sa low voltage. Okay? Itong 1.8 line to neutral is, to be honest, hindi ko pa siya nagamit sa actual. Okay? Okay, IEC 502-1 cable construction is applicable for the low voltage. Okay? Yung itong 50502 is dinidiscuss niya yung construction of cable based on a low voltage. Okay? Yung dash 2 is pang high voltage. Okay? Sa IEC kasi dalawa ang tawag lang nila, low voltage, high voltage. Unlike sa ibang standards, may medium voltage pa. Okay? Pero sa IEC, low at high lang sila. So ano yung mga cable rated voltage for the IEC? So andyan po yung 3.6, 6, 8.7, 12 up to 18 kV. So ito, same din po as mentioned earlier. So U sub 0, U and UM. Ito po yung construction niya for the medium voltage. So almost similar siya dun sa 502-1. Ang difference lang is itong conductor screen. So meron pa siyang conductor screen at saka yung insulation screen. So yun lang yung difference niya, no? Ngayon, the same equal or the same in previous, yung outer sheet niya, mostly ang nakikita ko sa site is kulay red talaga to identify na ito ay medium voltage or high voltage. Okay, pero pwede mo rin naman yung ipa-customize kung gusto mong gawing black, pwede naman. Pero mas preferred as a designer, mas maganda na gamitin natin yung red para madali nating ma-identify na high voltage siya kasi hindi natin dapat pagsamahin yung mga low, yung same, yung different voltage level ng kable sa isang layout or sa isang ruta. Okay? Mostly lagi pinaghihiwalay natin yung low voltage at yung high voltage. Okay? So ganito po yung pag-indicate ng cable construction. So mention lang natin yung rated voltage, either single core or multi-core, then the copper, XLPE, PVC, the armor ring, and the outer sheet. So pare-parehas po yan. Kung balikan natin yung low voltage, same lang din siya, no? Okay? Okay, here, discuss po natin or pakita ko lang sa inyo kung ano-ano ba yung mga commonly used installation methods based on IEC. So IEC, so different standards naman po tayo, 60364-5-52. Again, this IEC 30
6.4 is applicable naman sa mga low voltage for method of installation. Okay, so meron yung kanina, yung 502-1 is for cable construction ng LB. Ito naman is yung installation method for LB. Okay, andyan po yung unang-una, andyan yung multi-core na naka-duck. So naka-duck is nakabaon yan sa lupa. Yung PVC, in-embed natin sa lupa. Tapos yung PVC, andun naka-install yung kable. Okay. On your right, there are two insulation na minention ko. One is the PVC and the other one is XLPE. But for this webinar, we'll focus on XLPE kasi mas familiar po tayo, mas familiar po ako rito sa XLPE. Okay? Itong mga table na to, table B52 is in reference with this standard. Okay? Dito po naka-indicate kung ano yung mga current carrying capacity or also known the ampacity. So if you could see, separate po yung PVC at yung XLPE. Kapag ito yung method of installation mo, dito ka titingin pag PVC, dito ka titingin kapag XLPE. Ito yung ikinaganda ng IEC. Kasi naka-indicate na talaga kada table kung ano yung gagamitin mong ampacity. Okay? Magde-derate ka na lang based on other derating factors, pero naka-specific na po siya. So maganda siyang preference in cable sizing. Though hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung iba, the way lang ma-interpret yung IEC is mas madali, mas user-friendly. Okay? So yun lang po yung gusto kong i-point out. Next, method of installation. So andyan yung mga kable natin na direct buried. So ito madalas to ginagamit sa processing plant, no, sa loob ng process area. Itong duct naman usually ginagamit to kapag sa mga road crossing wherein subjected yung daan to any vehicles. Okay? So mas well protected ang kable natin kapag naka-duck sa road crossings. Okay? Hindi natin maiiwasan na hindi gumamit nito eh, kasi remember ang source natin is nasa substation. Of course sa substation, chances are dadaan yan ng road. So para sa mga street lighting, so itong gagamitin natin. Okay? So IEC 60364-5-52. Again, ulitin ko lang po, is for the current carrying capacity for the low voltage less than 101 kV. Okay, so applicable po ito sa mga non-armored single or multi-core at sa armored 3-core cables. Okay, ngayon tatanungin po natin yung sarili natin, bakit wala yung armored single core na in-specify ni IEC. Minention po doon sa IEC na pwede kang gumamit ng single core na armor, but hihingi ka na sa manufacturer. Kasi yung lahat ng current carrying capacity na naka-indicate sa IEC is kailangan may basis sila. Kasi tinetest po nila yung kable. Ito yung mga basis nila or ito yung basis nila do sa calculations nila para ma-come up nila yung current carrying capacity. So yung ampacity or the ampacity. Yung ampacity po varies po yan sa method of installation ng kable at saka yung type of construction. Okay? Kaya hinighlight dito ni IEC na applicable lang itong mga table namin sa mga non-armored at saka armored 3-core. Okay? Next, method of installation. So, andyan yung mga multi-core in free air. So, in free air means either in cable tray above ground. So, lahat ng above ground, so, itong gagamitin natin na multi-core. Method of installation code ang tawag niya is E. So E naman sila.
Unlike yung sa previous, D1, D2. Okay? Sa mga air, E naman ang tawag nila or F or G or something. Okay? Again, next is yung mga single core. So, yung single core, pwede natin siyang i-trefoil. So, ganito yung formation niya. So, naka-trefoil siya. Okay? In free air. Another one is yung single core na naka-flat. Either horizontal or vertical. So, itong naka-flat na ito, ito yung phase A, phase B, phase C. Naka-flat sila. Okay? Again, if you could see, different na naman po yung table na ginagamit ng IEC. Also, meron ding single core naka-flat but with spacing. So, yung kada phase, may space. So, ang requirement ni IEC, dapat one cable diameter apart, edge to edge. Okay? So, ito yung phase A, ito yung phase B, phase C. So, siguro gagamit lang ako neto kapag walang ibang kable na nakasabay dun sa ruta. Kasi kapag gagamitin mo yan dun sa kable na maraming nakasabay, ang laki ng cable tray mo or ang dami ng layer ng cable tray mo, which is uneconomical. Okay? So as designer, ikaw po ang magdi-dictate kung ano yung preference or ano yung gusto mong gamitin as long as in compliance with the IEC standards. Okay? Next installation for the IEC for the low voltage is single core flat pero vertical naman. So different na naman po ang cable, ang table niya sa IEC. Okay? Now let's go on the high voltage. So sa high voltage naman, 60502-2 naka-indicate lahat ng current carrying capacity ng kable. Okay? So dito po is for high voltage. So again, yung method of installation niya is varies din kada current carrying capacity. So isa na dyan yung single core na naka-trefoil in free air. So table B.2. So yung mga tables na to, later on ipapakita ko siguro sa inyo, pero during the step-by-step single calculation cable, kung paano siya gagamitin. Okay? Single core cable trefoil. Another one is the single core flat touching. Okay? Single core. So here naman sa 502-2, pwede siya, applicable siya sa mga non-armored single core at saka armored tricore. Ngayon, kung tatanungin nyo kung nasaan yung non-armored multi-core at saka yung unarmored single core. So again, IEC indicates na pwede po tayong mag-reach out sa ating mga local cable manufacturer. Okay? Another method of installation for the high voltage is a single core flat horizontal spacing. So again, meron siyang spacing between phase. So one cable diameter. Okay? Andyan din yung single core trefoil direct buried. So if you could see, same lang yung table nila. Pero different ano to, column. Ipakita ko siguro later on kung anong itsura na ito. Another one is the single core flat. Single core cable. So spacing naman with space din siya. Buried. Direct buried. And the single core cable in duct. So ito yung tinatawag na single duct. Single way duct. Cable in duct. So kada isang conduit, may isang kable. Kung 3-core siya, hindi siya applicable kasi 3-core naman, di ba? Pero applicable ito sa single core. Kasi mayroong single core na isa yung duct, naka-trefoil sila sa loob. Ang case din dito sa, ang case naman dito sa installation na to is ito yung single way duct wherein isang duct, isang conduit. Okay? Tapos dun siya ite-trefoil. Ano yung advantage nito? Advantage is siguro during installation. Diba? Kasi madaling maghatak ng kable pag isa lang yung ano, yung
isang conduit tas isang conduit, isang kable. Unlike kapag meron kang isang conduit tapos tatlo yung kable na naka-trefoil, ang hirap maghatak po noon during sight. Okay? So ito yung advantage nitong single core cable and duct. Single way duct ang tawag dito. So meron din po na flat. Okay? But never ko na encounter o na gamit ito sa site. And andyan po yung multi-core na naka-trefoil. Pre-air. Multi-core cable na buried. And the multi-core in duct. Okay? So yan po yung mga method of installation for the high voltage side. Okay. Now let's go on to the factors. Ano-ano ba yung major factors in selection of the cables? So, unang-una, andyan po yung sinasabi ko kanina na current carrying capacity. So, sa IEC, ito ang tawag nila. Pero sa NEC or sa PEC, ampacity ang tawag dito. Okay? Again, sa IEC, ito ang tawag. So, mostly ang tawag ko dito, CCC, current carrying capacity. Okay? So, ano-ano ba yung mga factors affecting the ampacity? Okay? So, unang-una dyan is yung effect of ambient air temperature. Andyan din yung effect ng ground temperature. Kasi merong air, may ground. Kasi we have two different installation. Isa above ground, isa underground. Okay? Next is yung effect ng buried depth. So kapag naka-underground installation tayo, may epekto din yung lalim ng kable. Kung gaano kalalim mo siya binaon. So mostly for the low voltage, mostly ang depth niya is around 0.6 but not more than 1 meter. Sa high voltage naman na na-encounter ko is 1 meter minimum but not more than 1.5 or 1.2 meter. Okay? Again, effect ng soil thermal resistivity. So ito, magagamit natin yung minention ko kanina na design inputs. Kailangan natin makuha yung soil thermal resistivity at site. So may epekto po siya sa cable sizing. Meron din pong epekto yung grouping. So ano ba yung grouping? So yung grouping, kapag yung kable mo is nasa marami kang kable na nasa isang ruta na magkakadikit. Kunyari, meron kang 10, 20 kable sa isang ruta na magkakadikit. So may epekto po yun, yung groupings na tinatawag. Meron naman yung effect din ng multiple circuits. So ano ba yung difference ng grouping sa multiple circuits? So yung multiple circuits, ito yung kapag nag-cable size tayo at hindi kaya ng isang kable, so magpa-parallel tayo. Diba? Kanyari, parallel tayo yung dalawang kable. So yun yung tinatawag na two circuits. So multiple circuits na siya. Unlike pag isang kable lang, one circuit ka lang. So walang epekto. Pero pag multiple circuits ka sa isang load, yun, may epekto po yun sa kable. Okay? Last is yung effect ng third harmonic content. So, meron din pong epekto yung harmonic content, third harmonic. So, bakit third harmonic? Kasi ito yung pinaka malaking harmonic sa system natin, system, third harmonics. Okay? Didiscuss po natin yan later on kung paano ina-apply yung epekto ng harmonic content. Okay? Second major factors is, of course, our favorite voltage drop. So there are two conditions. So mostly yung running and starting. Running is ginagamit ito sa mga static feeders. So yung mga walang inrush current. Okay? And of course, yung starting, obviously, will be used on generators or motors. So any rotating machines na nagproproduce o merong inrush current. Last factors is yung short circuit capability.
So, discuss natin yan later on kung ano yung epekto ng short circuit sa pag-size ng kable. Okay? Okay. Here, pinakita ko lang po yung or nilist down ko na sa inyo para quick reference na rin sa inyo kung ano o saan natin makikita yung correction factors na gagamitin natin sa triple C or sa current carrying capacity natin. So for low voltage, dito lang po tayo titingin na reference. Okay? Ulitin ko po, sa low voltage, dito lang tayo titingin sa IEC 364-5-52 dito sa mga table na to. Wag na wag nyo po paghahaluin ang hindi magkakamuka. So, pag nag-cable size ka po, dapat you should be consistent. Wag ka mag-cable size, gamit ka ng rating dito, tapos gamit ka ng rating from cable manufacturer, hindi po maganda yung ganun. Kung gagamit ka ng mag-cable size ka based on a certain vendor, doon ka po tumingin sa vendor. Hingin mo sa kanya lahat ng data na kailangan mo. Kung titingin ka ng IEC at low voltage, dito ka lang titingin. Okay? So wag niyo po paghahalu-haluin ang hindi magkakamuka. Okay? So, here in IEC for the low voltage is ito yung base conditions niya. So during test na ginawa siguro ni IEC or during calculation na ginawa ni IEC, ito yung mga base na ginamit niya. Okay? 30 degrees air, 20 degrees ground, thermal resistivity 2.5, buried depth 0.7. Okay? So kapag nag-varies ka po rito sa mga base conditions na to, doon ka gagamit ng correction, which is naka-indicate po dito. So, minention niya yung mga correction factors dito. Okay? So, let's go on for the high voltage. So, again, for the high voltage, dito ko lang po titingin. Okay? This 60502-2. So, nilist down ko na rin po lahat ng references table para sa high voltage side. So, meron din po siyang base conditions. Ang difference lang nila is dito sa soil thermal resistivity at buried depth. Okay? Sa kabila, 2.5 in thermal, tsaka buried depth is 0.7 sa low voltage. Sa high voltage naman, 1.5 yung soil resistivity at 0.8 yung buried depth. Okay? Now, what is the effect of harmonic content? So, in accordance with IEC, so hinighlight ko na po rito. At kinopya kung ano yung sinabi ni IEC na itong table na to is applicable within the 4-core and 5-core. Meron siyang neutral cable. Okay? So, ito yung table na binigay nila. So, on your left side, there are third harmonic content range, percentage range. 0 to 15, 15 to 33, 33 to 45, and greater than 45. So on the right side or in the middle, so meron siyang size selection is based on line current, and the other one on your right, so pinaka-right, is based on neutral current. Okay? Mamaya, discuss natin kung paano ginagamit ito. Okay, designer's thought and recommendation. Okay? In accordance with IEC 61100, ito yung EMC requirements specific for IEC. Yung third harmonic content daw of a line current is limited below here. Pag less than 1 kV or on the low voltage side, ang maximum third harmonic content na ililimit natin dapat less than 30%. Okay, ito yung maximum limit. Okay? Pag high voltage naman, greater pag
greater than 1 kV, ito yung limit ng harmonic content natin, 5%. Okay? Ngayon, ang tanong dyan, based dito sa table, yung madalas na gagamitin natin? Okay. If we analyze this requirement at in-apply natin sa design natin itong 61000, dito ka lagi magfa-fall sa 0.86 na to. Okay? Kasi sa low, sa high voltage, 5% na yung limit mo eh. 5% nandito, so wala na siyang epekto. Ngayon, sa low voltage naman, less than 30 yung maximum pwedeng ibigay o inililimit ni IEC. So, dito ka lang din papasok. So, within 30. So, kaya madalas, ito ang gagamitin nating correction factor or additional factor if ang kinocompute nating kable ay merong third harmonic content. Okay? Saan ba ginagamit yung mga third harmonics or saan ba present? Diba? Usually dun sa mga electronics, di ba? Sa UPS, sa BFD, di ba? Sa mga motor, hindi na siya kailangan, di ba? So doon lang natin gagamitin sa may third, sa may harmonic content na load. Kasi 'yun nagbibigay, excuse, 'yun ang nagbibigay ng harmonics sa system, nagko-contribute sa ating system. Okay? Okay. Now, voltage drop formula. So the voltage drop per phase will be determined using this formula. Okay? So kung i-recall natin ang ating basic circuits, so itong rho L over S, ito yung resistance eh. Yung lambda L, ito yung lambda to pi times the frequency. Diba? So yan lang din yun. So ni sinubstitute ko lang yung R and X. Okay? Then, delta U is the percentage voltage drop, which is small u divided by u sub zero. U sub zero is the line to neutral voltage, as mentioned earlier. Okay? So, where B, yung B po ay equal to 2 kapag single phase, 1 kapag 3 phase. Okay? IB is the full load current or yung design current na gagamitin natin. R is the resistance, of course, the conductor resistance in ohms. Remember po yung unit, in ohms. At maximum conductor temperature. So, bakit ko minention tong at maximum conductor temperature? Kasi mostly, karamihan sa manufacturer or even in IEC, binigay lang nila yung resistance at 20 degrees centigrade. So, since ang kable natin is have two insulation, either PVC or XLPE, so ano ba yung maximum conductor temperature ng kable na may insulation? Or PVC is 70 degrees. Or XLP is 90 degrees. So kaya yung nakalagay doon sa IEC na 20 degrees, na resistance at 20 degrees, you need to convert that to 90 degrees centigrade. So later on, i-discuss natin kung paano kino-convert. Okay? Okay. So itong formula to is this formula. Oops, sorry. Itong formula na po ito ay nandito yan sa IEC. Naka-mention yan sa IEC. Ngayon, minention din po sa IEC. Yung XL or yung conductor reactance, you could use 0.08 ohms. Okay? Per kilometer kapag wala kang data. So binanggit na ni IEC. Nandito yan sa IEC. Na define na niya yung X, yung conductor reactance. Okay? Now, voltage limitation. So, minention din po sa IEC yung voltage limitation. Ito po yon yung table na binigay nila. So, there are two types of installation. Type A and type B.
Type A daw is yung mga installation from public. Type B is yung installation from private. Okay? Pero kung mapapansin mo, may subscript pa siya na A dito sa B. Tapos, tinuro din niya, sabi niya, it is recommended that the voltage drop within the final circuits do not exceed those indicated installation type A. So, tinuro din niya po yung si A. So, dito yung gagamitin natin. Okay. Okay, designer's thought and recommendation. So, based on my experience, so, ito yung madalas na ginagamit po o ginagamit namin sa aming design for any projects that I have encountered. No? So, ito yung madalas. But then again, it depends on the client preferences, kung ano yung sino man yung checker ni client, so siya yung masusunod. Okay? Sunod na lang po tayo. So mostly, ang main incomer is 1% lagi yan. So from the secondary of transformer to the switchboard or to any MCC or switchgear, usually ginagamit namin is 1%. Okay? Ngayon, from the switchboard or to MCC or switchgear, papunta so any static feeder. Andyan yung mga distribution board, andyan yung mga VFD, diba? Andyan yung mga UPS. So mostly ginagamit namin 4%. Okay. Ngayon, yung sa motor feeder naman. So two types of voltage drop ang kailangan nating i-calculate. So the first one is the running or during steady state, which is limited to 4. And the other one is during starting, which is I limited to 15%. So bakit po, kung mapapansin nyo, between 1 and 4 ang ating ginagamit. So kung gagamitin natin reference IEC, pasok pa rin tayo sa limitation na nire-require nila. So hindi pa rin natin sila binaviolate. Okay? Ngayon yung 15% during starting, ito is mostly ginagamit ko na lang to through experience. Kasi hindi mag-i-start ng isang motor kapag ang voltage niya at its terminal is less than point, is more than 20%. Pero ako, nire-require ko in cable sizing 15% para at least meron pa akong allowance. Okay? Now, the short circuit capability. So again, minention po to sa IEC na all current caused by short circuit at any point of the circuit shall be interrupted in a time not exceeding that which brings the conductor to its admissible limit temperature. So my formula po yan, which is ito. So binanggit po yan sa clause 434.5.2. So ito yung formula nila. Ngayon, yung iba na sa atin is mas familiar sa ganitong itsura. So S is equals to I times the square root of T over K. Okay. Pwede rin natin siyang i-rearrange sa ganito. K squared times S squared is equals to I squared times T. Ano ba yung K? Ito yung constant. It depends on your conductor and insulation. So, K for an XLPE copper is 143. Okay, itong S is the conductor size. Ito yung cross-sectional area mo in mm square. I is the effective short circuit current of the system. And T is the disconnecting time of your protective device. Okay. Now, meron pong mga protective device na current limiting na tinatawag. So, itong current limiting devices, dapat yung K squared times S squared nila, dapat palaging greater than the let through energy. Ang let through energy natin, ito yung I squared T. Okay? Again, quoted by the manufacturer. Kasi itong I squared T na to is it depends on
manufacturer na ng protective device. So makukuha nyo ito kay manufacturer. Okay? Now, i-highlight ko lang na short circuit study is not part of this webinar. So, I'm sure alam nyo na, may knowledge na po kayo kung paano mag-compute ng short circuit, which hindi ko na po i-discuss. Okay? This is out of scope of this webinar. Meron po tayong mga magagaling na technical speaker sa mga ganitong topic. So, better to attend future IIEE trainings. Okay. Now, ito yung pinakamasarap na parte. So, paano mag-calculate? Okay. So, calculation procedure based on IEC 60364. So, nilagay ko po itong IEC 60364 just to highlight na this calculation is applicable for the low voltage only. Okay. Kaya ko yan nilagay. Okay. The problem is, ito po yung problem natin. Meron po tayong three-phase motor, which is 400 volts, 50 hertz, which is this one. Direct online ang ano niya, ang starting method niya. Okay. 110 kilowatts induction motor. So, as a designer, na-identify na natin, na-install natin yung kable through cable ladder tray. Ang distance niya from this MCC to the location at the site is around 150 meters away. Okay, layo, 150 meters. Ngayon, as per project requirements, kasi nagbasa ka ng specs as an engineer, as a designer, na yung kable daw ay constructed dapat sa IEC. Okay, na ang rated voltage niya ay 0.6/1 kV copper XLPE insulation, multi-core and armored. So, okay. So, itong information na to dapat is, alam itong part na to is, mababasa mo yan through project requirements. Okay. Now, other motor information na kailangan natin at mga details, installation details. So, nandyan na po yung starting current, running power factor, efficiency, and starting power factor. So, all of this information, makukuha natin yan sa nameplate motor datasheet. Okay? Ganito po kasi ang estilo during design. Si motor kasi, laging nakakoupled yan kay pump. Si pump, ang bumibili ng equipment is si mechanical. Okay? Ngayon, si mechanical engineer, lalapit sa iyo yan. Sir, pwede ba pa-review kung anong comment mo rito sa offer ni vendor? Okay. Ngayon, doon mo siya pwedeng i-comment or hingin na kailangan mo itong info na to para makapag-come up ka ng cable size mo. Okay. So, yun po yung mga coordination within or during design stage. Okay. One of the coordination yan. Next is the ambient air. So, of course, location nito most probably nasa Iraq, around 50 degrees centigrade. Okay. Now, nilimit natin siya sa 4% during running at saka 50% during starting. Also, yung short circuit at MCC bus, so yung ano yung short circuit na nandito sa bus, ito yung value niya is 45 kA. Okay. So, again, hindi ko out of scope na po sa webinar na to yung pag-compute ng short circuit. However, itong short circuit na to, hindi po ito yung ka-creating. Okay? Hindi po, ulitin ko, hindi po ito yung ka-creating na gagamitin natin dun sa formula. Ito po yung three-phase short circuit minimum. Minimum means neglect lahat ng motor. So mag-compute po kayo ng short circuit na wala yung motor. So lahat ng short circuit galing sa source. So yun po ang current na gagamitin nyo. Okay? Protective device disconnection time. So
nakuha natin 0.15. Again, this is not part of this webinar. Makukuha natin ito kung alam na natin yung ating manufacturer ng switchgear or nung ano yung product catalog ng circuit breaker natin, at kailangan nating i-plot sa saan po? Sa protection or sa TCC. So doon natin makukuha ito. So again, out of scope na po itong protection device disconnection time kung paano natin nakuha. But just to proceed with our calculation, in-specify ko na po ito para at least ma-check natin yung yung calculation natin at ma-satisfy natin yung tatlong conditions na required as per this webinar. Okay? The other one, or the other information that we need is yung installation method, of course. So, two layers of ladder cable tray are foreseen. Sa isang planta, hindi lang naman isa lang yung motor mo. So, marami kang motor, marami kang load. So, for this webinar or for this example, assume natin na ganito na yung ano, na foresee na natin na meron tayong dalawang cable tray layer na gagamitin, na wherein sa isang cable tray, meron siyang lima na multi-core cable na naka-install. Okay? Touching siya. So ito na yung pinaka-assumption natin. Kasi lahat ng kable na rito kinonsider na natin. Hindi lang itong motor na to. So lahat ng motor na papadaanin mo sa ruta o sa cable tray o saan man, dapat i-consider natin. Okay? For this example again, ito po yung i-consider natin para makapag-come up tayo ng derating. Okay? So again, ulitin ko po ang procedure, ang ating problem is kailangan nating mag-compute ng kable na 150 meters away sa source. Okay? At ito po yung mga design inputs na kailangan natin. Okay? Hopefully, na-pick up nyo po ito para pwede natin siyang balikan. Now, ito na po. So, paano ba mag-compute? So, first step, of course, calculate the continuous full load current or the design current. Ito yung IB na tinatawag sa IEC. Okay? Specific po na IB ang tawag nila sa full load current or the design current. So, very simple lang po ang pag-compute niyan. So, ito yung rated power. Ito yung nasa nameplate. Square root of 3, the line-to-line voltage, the power factor, given naman na to, the efficiency, given naman na ito, based on the motor data sheet. And we come up with 199.8 ampere. Running conditions or also known are the steady state conditions. Okay? Now, as per motor data sheet, dinefine na nila na yung starting current daw ay 6.4 times ng the full load or the design current. So, multiply lang po natin yan. Very simple. Okay? Direct substitution. So, we came up with 1,278.72 amperes. So, i-hold lang natin yung info na yan. I-take note lang po natin. Okay? Next step. Now, define and calculate the correction factors based on site installation requirement. Okay? So, lahat ng installation requirement na come up ni designer, dito muna i-apply. Okay? Kung above ground ba siya o underground. Ngayon, for our example, sabi niya is naka-install daw siya sa cable ladder tray. So automatic nasa air yung installation natin. Ngayon, usually pag gumagawa ako ng cable sizing, gumagamit ako, naglalagay ako palagi ng ganitong table. Sa report ko, nilalagay ko talaga 'to para i-define ko yung correction factors. Okay? Hindi naman tayo madamot sa info eh. So kaya para pag binasa yan ni checker, doon pala nakuha ni ano yung correction factor. Okay?
Now, since alam natin yung installation is installed in cable ladder, so automatic, we have a correction factor na air temperature. Okay? If you will recall earlier, may binanggit tayo na base condition na 30 degrees. Ngayon, since ang site natin ay installed in Iraq, so around 50 degrees yung ambient air nila, so kailangan nating ma-identify yung correction factor. Okay? Ngayon, paano natin ma-identify yun? So ito yung table na minention ko earlier. So if you could see, ang site condition natin ay 50. So titingin ka lang from the left, kasi ito yung ambient air, 50. Then ipoproject mo to the right. AXLPE tayo. So ito yung gagamitin natin na correction factor. Okay? Ngayon, pag BBC ka naman, ito gagamitin mo. Pag, since XLPE tayo, ito yung gagamitin natin. Okay? So now, na-identify na natin yung correction factor due to ambient air. Lagay na ngayon natin yan sa table. So meron na tayong isang correction factor. Next correction factor. Ano pa ba? Based on analysis natin. So andyan yung groupings na tinatawag. Okay? Since ang installation natin ay ganito. So dalawa yung layer ng cable tray. Limang kable kada ladder tray. So asa yung limang kable? Ito. Number of cables per tray. So somewhere here. Somewhere here. Diyan sa gitna. Tapos cables daw in touching. So if you could see naman dito, dikit-dikit siya sa touching. So ito yung gagamitin nating table. Okay? Ngayon, pa-project ngayon natin kung paano makuha yung correction factor. Sabi, two layer. So number of trays, dito tayo. Two layer. Project ngayon natin to the right para pumunta tayo sa number of cables per tray, which is 5. So if you could see, wala. So anong gagawin natin? So mag-interpolate lang po tayo. Or analyze po natin, 0.76 yung 6, 0.78 yung 4, nasa gitna yung 5. So ano yung nasa gitna? So 0.77 lang din. Okay? So ganun lang po ipagkuha ng correction factor. So lagay na ngayon natin yan dito. Okay? Now, meron pa ba tayong correction factor na kailangan? I guess wala na. So for now, assume natin na single circuit siya. So isa, hindi tayo magpa-parallel of cables. Okay? So, to compute the overall correction factor, ito lang po yung formula. So I make it use C sub T equal to the C1 times C5. So multiply lang po and we will come up with 0.6314 correction factors. Okay? So as shown earlier, ito po yung mga table kung saan natin nakuha. Okay? Sa table 5214, sa 5220. Okay? Now, next step. We need to calculate the current carrying capacity. Okay? So, ganito lang po yung pag-compute ng current carrying capacity. So, yung minimum na kailangan natin, no, is with this formula, IZ is equals to the base current of full load current or the design current divided by overall correction factor. So ang full load current natin kanina is 199. Divide lang natin yan ng correction factor. So ito na yung minimum current carrying capacity natin. Okay? Ngayon, ang logic, ang trivia dyan, ganito. Ang 0.6314, i-reciprocal natin, ilagay natin sa itaas. So kumbaga, ang value na lumabas niya is 1.58.
So kung i-compare natin siya sa IEC, ay sa NEC or sa PEC, ang madalas ang ginagawa natin, di ba? Ang capacity is equals to 1.25 times the full load current. So here in IEC, ang multiplier niya 1.58. So very much different sa NEC or PEC. So mas mataas yung multiplying factor niya based on this installation method. So itong correction factor po is varies depending on your installation method. Okay? May na-encounter pa nga po ako niyan sa site dati. 0.4. So kung yung 0.4 is reciprocal natin, 2.5. So halos 2.5 yung current carrying capacity or yung ampacity. So usually ganon, depending on site installation. Okay? Okay, now, pwede na tayong makaselect ng cable size natin. Initial cable size. Bakit ko tinawag na initial? Because ito pa lang yung first step eh. Meron pa tayong voltage drop at meron pa tayong short circuit. So here, ito na po yung table na B52.12, column 3. So bakit column 3? Kasi multi-core cables tayo, 3-core. Okay, so ito po yung table niya. Dito tayo titingin sa column na to. Ngayon, ang sabi dyan, dapat greater than. So yung value dito, dapat greater than sa na-compute natin. So ano ba yung greater than dyan? Which is ito. 3, 4, 6. Yung nasa itaas dito, which is 90 ba yun? Hindi ko maalala. Anyway, yung mas mataas dito, yung next, yung lower cable size dito is the less than this 316. Kaya hindi ko na pinakita rito. So ang minimum ngayon natin dito is this one. So, meron na tayong initial cable size. So again, yung nasa table na current carrying capacity dapat greater than sa na-compute natin. Okay? Ganun po yon. Dapat greater than. Yung equal, edi okay, pero dapat greater than or equal. Okay? Hopefully, na-guess niyo po ito. Now, meron na tayong initial cable size based on carrying capacity. So, we could proceed on the next step, which is the voltage drop. Okay? So we need to verify and check the cable voltage drop using yung na-select natin sa current carrying capacity. Okay, titingnan natin kung okay ba yung voltage drop niya during running and during starting. Since ang ating ang loads ay rotating machine or a motor. Okay, so here tinable ko lang po yung conductor size. Andito yung resistance, andito yung reactance. Okay, so yung resistance is naka-indicate na po yan sa either manufacturer or nasa IEC yan. If I am not mistaken, 60228, I think, yung mga resistance at 20 degrees. Okay, pakita ko po later kung ano yung formula bago para ma-compute natin yung resistance at 90 degrees. Okay. So, formula for a voltage drop. So, ito na po yung pinakita ko kanina. Okay. Direct substitution lang tayo. So, yung resistance multiply the power factor plus the reactance multiply sine arc cosine of 0.84. Kasi ito dapat sine P2 eh. So, para makuha natin yung angle, i-arc cosine natin itong power factor. Okay. Then, once ma-sum up natin yan, multiply lang ng 0.15. Okay? Ito yung length. So, ba't kung minultiply ng length? Eh, wala naman sa formula. Kasi nga yung unit ng resistance and reactance natin is in per kilometer. Eh, di ba, ang length natin from the substation is 150 meters. So, kaya
times lang natin ng 0.15 to make it a kilometer. So ma-cancel out yung units. Then just multiply with the design current. Okay? So ang come up niyan is 4.47 volts per phase. Okay? Per phase po 'yan. Almost 5%. Now, para makuha natin yung voltage drop. So ito yung formula. So 4.47 divided by the line to line over the square root of 3. Okay? So 1.94 ang running. So pasok po siya kasi ang requirement natin is 4%. So yung kable kanina based sa current carrying capacity na 120 ay gagana kapag chinek natin yung voltage drop during running conditions. Okay? So ito po yung resistance na sinabi ko. So dito niya po yan makukuha. Resistance ang 120 ay 0.0991 ohms per kilometer at 20 degrees. Ngayon, para makuha yung 90 degrees, ito lang po yung gagamitin mong multiplying factor. Okay? So ito, imumultiply mo ng resistance na ito. So 1, constant yan, plus 0.00393, constant po ito for a copper. Okay? Times the delta T. Yung delta T, ito yung maximum conductor temperature minus the base. Ang maximum nating conductor temperature ay 90 dahil XLPE. So 90 minus mo lang ng 20, 70. So ito, multiply mo lang yan ng resistance at 20, ito nalalabas. 1.26. Okay? So, reminder lang po, in voltage drop, you need to convert resistance at 90 degrees. So, minsan kasi na mimiss, hindi natin na, ano yan eh, na-convert kasi direct substitution. Pero, I would like to highlight, ito po yung mga minor errors na nakikita ko. Okay. Now, we'll go on to the starting conditions naman. So, if you could see, almost the same formula lang siya. Ang difference lang is ito. So, ito ay starting power factor. Okay? And starting current. So, again, direct substitution. Okay? 0.35 ang ating starting power factor. 1278 ang ating starting current. We come up with a 22.8 volts per phase. With the formula of voltage drop, percentage voltage drop, so 22.8 divide the 400 divide square root of 3 times 100, we come up with 9.87%. So again, pasok pa rin. So, yung calculate natin na voltage drop is less than the allowable. Kasi ang requirement natin ay 15. So, based from this, pumasa na siya sa dalawang conditions. Diba? So, pasado na siya sa current carrying, pumasa na siya rin sa running and starting voltage drop. So, we need to proceed to the next step na. Ano ba yung next step? So, ito na yung short circuit consideration. So, the next step is to verify and check the cable size considering the effective short circuit and disconnection time of protective device. Okay? Ngayon, then again, this is already given. So, meron na tayong short circuit. So, I mentioned here the minimum. Okay? The minimum. Si IEC kasi, meron siyang minimum, meron siyang maximum 3-phase short circuit. Difference niya, minimum is neglect lahat ng motor. Lahat ng fault galing sa source. Ang maximum is doon na nagko-contribute lahat ng motor. Okay? So, doon ka na pipili ng kaik rating mo based doon sa maximum. Minimum is madalas ginagamit sa protection coordination. So marami rin o meron din ako na encounter na nami-miss itong ganito. Okay? So again, disconnection time. So
So short circuit and the time characteristic curve is not part of this webinar. Okay, direct substitution lang po sa ating magandang formula. So I, this 45,000 or 45 kA times the square root of 0.15 divide 143. 143, it's because XLPE copper po tayo. So, na-compute natin is 121. Subot. Ano, sumobra dun sa initial selection natin. So, pwede na ba ang 120? So, I recommend na gamitin natin yung next higher just to satisfy all the conditions. Okay? So, if we choose a 150 mm square, I'm sure ito yung final current carrying capacity niya, 399. So, greater than pa rin dun sa na-compute natin previously. Yung both running and starting, I'm sure, ito pa rin po tayo. Sigurado pa rin ako dyan. Kaya hindi ko na siya kinompute. Okay? Kayo na bahala mag-compute niyan. And then, lastly, yung short circuit. Kasi, ang short circuit, ang minimum, ito eh. Eh, since gagamitin na ngayon natin 150, so, satisfied na natin yung tatlong major factors. Okay? Now, meron tayong ano, miscellaneous calculations na I would like to highlight. For example, yung protective device natin, okay, is current limiting type. Alam na natin si manufacturer, si Schneider. Okay? Ngayon, itetest natin yung initial size natin na 120 mm square kung pasok pa ba or hindi pa rin pag ang protective device natin ay current limiting. Okay, ngayon magbabasa ka po o maghahanapin mo po yung manufacturer, yung catalog ng breaker na kailangan nagagamitin mo. At sa aking paghahanap, ito po ang aking nakita. Okay? So, hanapin nyo lang po yung ganitong table na wherein meron siyang A squared S at saka meron siyang KA. Okay? Itong A squared S, ito yung limited energy na tinatawag. Okay? Limited energy. Hanapin nyo yan sa vendor. Meron yan sigurado. Lalo na sa mga current limiting device. Ngayon, paano mo magbasa ng ganyan? So, if we have a 45 KA short circuit at MCC bus, so i-reflect lang natin yung pataas para tumama siya dito sa preferred breaker natin. Okay? So, yan. So, mostly, andito siya, 45. Okay? Now, i-reflect natin siya to the left. So, from the left, makakuha tayo ng limited energy, which is approximately around 5.5 times 10 to the 7. So, ito yung 5. Sa taas niya rito na line na green 6. So, sa gitna niyan is around 5.5. Okay? Now, substitute lang po natin yan dito sa ating formula. Okay? Again, yung K squared times S should be greater than equal the let through energy. So, ito, ligay lang natin dyan. Let through energy? K, given na yung K. S, makuha na natin yung cross-sectional area, which we will come up with 51.86. Okay? So, mas mababa. So, ang tanong ngayon, yung initial na compute natin na 120 is tama pa rin. Kapag ang current, ang protective device natin ay current limiting. So ito yung advantage kapag ang protective device mo is current limiting. Ang laki ng epekto niya sa cable size. Okay? Just to remember, may magtanong man sa inyo, eh baka mahal po sir yung ano, current limiting compare sa non-current limiting. Siguro mahal, but in overall cost, mas mahal ang kable. Sa lahat ng equipment na nabili ko, mahal ang kable. Kung meron akong transformer na 2 MVA, $50,000. Meron akong, ang kable ko, ang cost around 100,000
US dollar or more. So ganon, yun yung last project ko. Okay. So yung last project ko noon dati sa Dubai is 50,000 lang yung transformer ko, dalawa times 2, 100. Eh yung kable ko abot ng 100 plus parang 125,000 US dollar nga yata yun. So mas mahal pa rin si kable, okay? So yun, ganito po yung pag calculate kapag ang device mo ay current limiting. Okay? Now here, second miscellaneous calculation is the epekto ng harmonic. Okay, for example, assume natin yung load natin is hindi motor. Assume natin UPS, no? Tapos meron siyang harmonic na 29%. Okay? Ngayon, gagamitin natin si table na to. So kung mapapansin nyo, 29, dito siya papasok. 0.86. So i-apply lang natin yan sa correction factor. So ang ating new correction factor ay mumultiply pa natin ng 0.86 to cover up lang yung effect ng harmonics. So previously, ito ay 0.6 yata, 6314 yata, something. But then again, ngayon, naging 0.54. So mas lalo siyang bumaba. So ang epekto niyan, pag kinumpute natin yung minimum current carrying capacity, is tataas ang ating requirement. Okay? Tataas siya. Okay? So now, nasa current carrying capacity pa lang tayo, 150 na kaagad ang requirement. Diba? Unlike nung kaninang computation natin, walang harmonics, 120 tayo, di ba? Pero now, nasa current carrying capacity pa lang tayo, 150 na. So, masyadong malaki na kagad yung epekto sa kable. Okay? So, ganun lang po yung paggamit ng correction factor for our third harmonics. Okay, designer's thought and recommendation. Siguro, ito na yung mga last few slides. So, hindi ko na siya i-compute. It's up to you now kasi dinetail ko naman dito kung paano ko siya kinompute. So, just follow lang yung procedure po and I'm sure matututunan nyo rin po yan later on. Okay? Next step lang po dun sa miscellaneous natin dito sa considering yung harmonics is calculate lang yung voltage drop. Okay? Then, last step is yung short circuit. Kung pasok pa ba yung 150. Okay? So, iyon lang po siguro ang aking ma-i-share sa inyo. Kung may questions po kayo, yes, feel free po. Hello. Hello, Sir Sherwin. Thank yes. you. So, you're done with the presentation, sir? Yes po, ma'am. Okay, sir. So, we have questions po in our Q&A chat box, sir. So, one-on-one po. Babasahin ko, sir, for sige po. your answer po. Wait lang, sir, ha? Sige po. So, sir, question number one. So, from our anonymous attendee po. Hi, Sir Sherwin. Good morning. Can we use IEC-based standard low-voltage, high-voltage cables in local installation? If not, example, aside from the typical reason of our practice are based on ANSI standards, why not? Thank you. Okay. Thank you for the question, sir. Very nice question. To answer your question, I could say yes. I could say yes. Why? Kung mabasahin po natin si PEC, minention din niya si IEC. Okay, sa first part, if I'm not mistaken, just read the first part of, parang introduction niya ng PEC, na nirefer din niya si IEC. So I could say na pwede natin gamitin si IEC as long as we have a local supplier na same up construction based on IEC. Hindi natin siya pwedeng gamitin yung IEC table kung ang kable natin is yung
yung copper at saka yung PVC, yung single core, hindi pwede yung ganun. Okay? So dapat kung gagamitin natin yung IEC base here in the Philippines, dapat yung gagamitin natin kable is IEC constructed din. Okay? At of course, approved din kay client kasi si client ang magbabayad sa inyo. Okay? Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Proceed po tayo sa next question. I think, sir, this is the continuation of the question raised a while ago. So, okay. Question number two daw po. If cable sizing and installation based on IEC will be allowed in local practice, which do you think will be cheaper, IEC-based or ANSI-based? Ako. Presyo yan. Presyo, hindi ko po kabisado, to be honest. To be honest, hindi ko alam or hindi ko masasagot sa inyo yung comparison of cost between IEC and ANSI. Okay? Kasi hindi ko may compare eh. Pasensya na. So yun lang yung may sasagot ko siguro. Wala po akong figures ng... Kasi nga, as I mentioned earlier, mas kabisado ko ang IEC. Pero yung NEC or PEC, though alam ko siya mag-size, pero hindi pa ako nakabili ng kable. So hindi ko kabisado yung presyo ng PEC at ng method of installation here locally. So yun lang po yung kaya kong masagot, sir. Thank you. Okay, sir. So, I hope naging clear naman po, no? From Engineer Salvador Buque, normally NPH IEC standard cable is used for MV system, but some industry use it na rin sa mga LV. Question is, what if I want to build a residential building or a house? Pwede bang gamitin ang IEC cable for LV, replacing them with CUX LPE PVC? Di ba tayo lalabag sa PVC natin kung ganun? Excited na ba kayo, guys? Again po, if you read thoroughly yung PEC, minention din po niya si IEC. So I don't think na it will violate PEC. But of course, it depends on your OBO. Kung aware si OBO na may ganong rule or maka-indicate nga sa PEC yung ganon, baka si OBO yung mag-check din eh. Or kung sino man yung PE na pipirma. Diba? But if in my opinion, yes, it could still be used kung gagawin mo siya sa iyong residential. Okay, but as mentioned earlier nga ni sir, kung sino man yung nagtanong about the cost, hindi ko kabisado kung mas mura nga si IEC kung i-compare sa PEC or NEC method of installation. Thank you. Thank you, sir. So from Engineer Jake Buena Vista, sir, you gave us the 0.8 value for conductor reactance if hindi specified the exact value. How about for motor, sir? Ilan value ang multiplier of running current to get the starting current if hindi din available sa datasheet ng motor? Thank you. Yes, very good question, sir Jake. Pag hindi identify sa datasheet, use multiplier 6 times. So siya, yan po yung typical value ng starting current of a motor. 6 times the full load current. Thank you. Okay, sir. So, okay po. Proceed tayo, sir, sa next question from Engineer Christopher Balbuena. What do you think is the best XLPE wire available and what is the most affordable but quality? Number two, sir, dalawa po yung question niya. Why use XLPE over PVC or the other way around? Okay, thank you, sir Christopher, for the question. First question, siguro ang answer ko dyan is best XLPE wire available. If you are mentioning available here in the Philippines, of course, mas mura yung galing sa kalapit na bansa natin. I'm not sure kung
nagmamanufacturer ng multi-core or single-core XLPE ang ating local manufacturer. But I've heard that merong mga nag-susupply from other Asian countries ng ganitong XLPE. So, of course, quality, it depends on you. Okay? Paano ko nasabing it depends on you? Siyempre, pag bibili ka ng kable, you have your own decision making as an engineer. So ano bang re-reviewin mo pag bibili ka ng kable? Of course, re-reviewin mo muna yung profile ng supplier mo. Okay? Once na-review mo yung profile niya, hingi ka ng mga tests na ginagawa nila doon sa kable to ensure na quality is at his highest standard. Okay? So yun lang naman yung ano answer ko sa first. Ma'am, ano ulit yung second question, Ms. Sir? Second question, okay. Ang so second question po is why use XLPE over PVC or the other way around? Okay, thank you, sir. Why use? Medyo mahirap yung tanong nun, why? Hindi ko rin natanong sa client ko nun bakit why? Pero kasi preference nila to use XLPE. XLPE kasi is ang advantage niya is 90 degrees yung maximum conductor temperature niya compare sa PVC na 70 degrees. Ngayon yung advantage is disadvantage. I'm not aware which is which. But mostly kasi ang na-encounter ko sa in my own experience is palagi XLPE. So yun lang yung kaya kong isagot sa iyo, sir. Thank you. Okay po, sir. Next question from Engineer Andrew Nacino. Shall we consider economics by using demand load current instead of full load current in reference to voltage drop calculation? Ang question ko kasi dyan, ano po yung difference ng load current sa isa or sa full load current? Kasi if I am mistaken, correct me if I am wrong. Pag magsa-size ka po kasi ng cable based on voltage drop, yung maximum full load current or yung maximum rating ng loads mo, dun ka na magko-compute. Di ba? Huwag mong i-derate. So example, meron kang motor, ano ba yung nameplate ng motor? For example, 37 kilowatt. Yun yung gagamitin mo. So sa nameplate, nandun yung power factor, andun yung efficiency, compute mo yung current. Kung ano nakasulat dun sa nameplate na current, pag kinumpute mo, yun din yung lalabas sa computation mo. So for me, the same lang yon. Ngayon, kung nandun ka sa distribution board, for example, power distribution board, so dyan yung magkakaroon ng difference na yung rated power sa load o yung connected load sa demand load, di ba? So meron kang demand, meron kang connected. So kung ako magde-decide, or dun ka dun sa maximum, huwag dun sa load. Huwag dun sa actual connected load. Why? Kasi kapag meron kang panel, tapos ang total connected load mo lang, kunyari, 3,000 kilowatts, may spare ka pa. Diba? So ano yung mga maximum demand mo? So multiply mo lang ng somewhere 1.25 yung load mo, total connected load, times mo lang ng 1.25. Yun na yung maximum demand mo. So yung maximum demand, doon ka magko-compute para sa voltage drop. Para in case na may additional load in the future, na-cover up mo na nung kable mo. Kasi ang pangit nun, kapag nag-compute ka ng voltage drop based lang sa actual na naka-connected ngayon, pag nagkaroon ng expansion, hindi ka naman, di ba? Papalitan mo rin yung main incomer mo kasi undersized na kasi nagdagdag ka ng load. Okay? Thank you. Okay, sir, for our anonymous attendee, good day.
What insulation cable would prefer to use when installation at acid plant area? XLPE or PVC for medium voltage on cable tray installation? Acid plant area. XLPE tayo, syempre. XLPE. But of course, as again, as a designer, hindi mo naman iruruta yung kable mo o yung cable tray mo above kung saan man yung may vent or may valve na naglalabas ng acid plant, di ba? Ilolocate mo yung routing mo doon sa economical. Di ba? Kasi pag doon mo iruta sa malapit sa may mga flammable acid na naglalabas sa atmosphere, baka matunaw lang din yung cable tray mo. Okay? So again, it's up to you as the designer kung saan mo iruruta yung best possible, economical, and safe para sa iyong mga cables. Thank you, sir. Okay, sir, for third question for Engineer Balbuena, what do you do when voltage drop is higher than 4%? Of course, kung higher siya sa requirement, so we need to change up one size up ng kable. Diba? Kunyari, yung kinompute natin kanina na 120 mm square, tapos kunyari, na-compute natin ito more than 4%, then use next higher cable size, 150 mm square. Test mo kung papasok pa yun, papasok na yon sa 4%. Pag hindi pa, edi one next higher ka or mag-multiple circuits ka na. So it depends on you as a designer. So you need to balance also yung advantage and disadvantage. Pwede ka mag-multiple circuits or pwede kang one step cable size higher. Thank you. Opo, next question is for Engineer Marino Tabada. Sir, good morning po. Ask ko lang po, mga cable dumaan sa crossing road duct, need po ba lagyan ng foam anti-ignition bago nila final backfiling? Thank you. Okay, siguro ito yung anti-foam, yung opening siguro yung sinasabi ni sir, no? I could suggest, yes, much better to cover up para hindi siya pasukan ng tubig. Kasi remember, yung duct is nakabaon niyan sa lupa. Ayun, pag yung sa kabilang dulo, yung dulo-dulo ng duct is direct buried, so chances are baka pasukan ng tubig. So much better, you need to provide anti-foam o yung sealant doon sa opening ng duct. Thank you, sir. Okay po, next question. Okay, what is it? Ano ba? For a while, sir, ha? Sir Erwin, any effect on the termination type in determine the current carrying capacity based on IEC? I could say yes. Okay. So mostly kasi yung current yung termination natin is based on 70 degrees. Okay? So for that, you need to consider yung 70 degrees na termination. So kung i-apply natin yun sa derating, so instead na XLPE, doon ka tumingin sa PVC na column. Thank you. And next question, sir. Armored cable medium voltage, pwede po ba iyon? No armored termination kit? No armored termination kit. What do you mean, sir, no armored? Hindi ko masyado na-get yung question. Armored MV cable using an armored term kit? Sabi ko nga po kanina, you need to be consistent. So
hindi ako familiar dun sa mga unarmored termination kit. So baka, but I'm not sure, baka hindi pwede sa armored cables. Thank you. Okay, sir, from Engineer Bonagua, please clarify us to use of harmonic current consideration if this is only for neutral cable sizing or applied to all including the line cables. Thank you, sir, for the question. So as I've shown earlier kanina, there are two types of ano, 'di ba? Yung isa sa line current, yung isa sa neutral current. So pwede yung effect ng harmonic is both on line at both on neutral as long as yung cable mo ay may 4 core or 5 core. Okay. So to answer the question, it is both applicable po. Thank you, sir. Okay. Sir, next question. Are the BS standard and IEC table reference numbering the same? No. Hindi po. Kasi sa BS po, 7671 yung pinaka parang PEC nila. Yung 7671 is tawag dito, equivalent naman dito sa IEC yung 60364. So hindi po siya equal. Pero kung ibabasahin nyo po yung BS standard, dinirekta rin po, pumalik din po siya kay IEC. So kumbaga, closely related sila, but kung tatanungin nyo yung exact standard number, different po. Thank you. Ma'am Yela, may nakikita pa bang question? Hello, Ber. Kanina nasa chat box, kaya lang wala na akong chat box. May question parang si Sir Francis, Sir Denny. Sir Den, pwede pong mag-unmute na lang kayo for the question, sir? Yeah, okay na, nasagot na kanina. Yung termination, nasagot na kanina. Thank you. Ayan, so okay na po. So far, wala na po bang questions from our attendees or from our panelists? Clarifications po? Sir, may isang kumabol. So from anonymous attendee. Good day. Magkaiba ba ang bending radius ng PVC at XLPE for medium and high voltage power cables? May IEC standard table reference po ba for each rated voltage capacity for bending radius? I'm not aware kung may table na mention about the bending radius, but mostly or typically na ginagamit ko laging times around 10 to 12 ng cable diameter. Yun yung bending radius. So mostly yun po yung ginagamit ko through my experience. Thank you po, sir. Okay, sir. Thank you very much. So wala na pong questions sa Q&A chat box natin. So wala na din po for the chat box. So, sir, we proceed to the awarding of the certificate na po. So I would like to call on Engineer Max again to award our certificate of appreciation, of course, to our resource speaker for today, Engineer Sherwin Jacinto de la Cruz. Sir Max? Thanks a lot, Ma'am Yela. Okay, I'm going to read the citation. Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated, Accredited Professional Organization, Certificate Number I-APO-016, PRC Accredited CPD Provider Number OEE-2020-007. This certificate of appreciation is presented to Engineer Sherwin J. De La Cruz for imparting his knowledge and expertise as the source speaker on the topic cable sizing calculation based on IEC standards via Zoom, given this fourth day of September 2021. Signed by Engineer Joseph Darren Claire Esulicar, Chairman, IIEE Training and Continuing Professional Development Committee, and signed by Engineer Alan Anthony P. Alvarez,
2021 IIEE National President. Yun. So, thank you very much, Sir Max. Thank you very much, Sir Sherwin, for the knowledge you have imparted to our guests, to our attendees, and to our panelists for today. So, thank you for your time. We look forward to have you again in PCPDC webinars. So, thank you very much po. Sir, pwede po bang mag-picture tayo with your certificate, sir? So, Bear, pwede pa-present ulit ako? Okay. Sige, sir. So, in the count of three. Oh, 1, 2, 3. Yan. Okay, sir. So, again, Sir Sherwin, thank you very much for your time. We really appreciate your presence today. So, maraming salamat po sa pagbibigay ng additional knowledge to our attendees and to our panelists today. Thank you po. Thank you po sa lahat ng ating kasamahan. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sir Sherwin. Thank you. Thank you very much, sir. So, of course, medyo maaga po tayo natapos since our TCPDC members are here and, of course, our national officers, the BOG 2021. I would like to acknowledge the CPD monitor. Ma'am Joji, thank you very much for today, for your time po. Maraming salamat. You're welcome. Thank you, ma'am. So, we now proceed to the closing remarks to be given by our TCPDC member, of course, Sir Francis Benny Del Minto. Sir Francis, take the floor po. Yeah, magandang umaga and good day to everyone. So it was nice to hear from our speaker, si Engineer Sherwin, no? Knowing the different standards. Hindi lang po tayo pang PEC, pang IEC na rin. So sooner or later, these are standards that might be applicable kasi kinoconsolidate na natin yung PEC natin with other IEC standards. So I don't know, maybe later, pag meron tayong new version ng PEC, this will already be incorporated. No? So thank you very much sa ating speakers, Sir Sherwin, to all the members ng TCPD, Ma'am Yela and si Sir Oliver. And then lalo na po dito sa aking governor, at siya po nagmo-monitor sa atin ngayon, si Gov Joji, no? So yan, thank you very much po, ma'am, for your time and assisting us dito sa CPD requirements ng ating seminar. And sa other members po na nandito, so mga governors po na nandito, overseas members, thank you very much sa inyo. And then sa lahat po ng member ng TCPDC, nandiyan po si Sir Glenn, si Sir Jonathan, si Sir Brian, Sir Max. So, thank you very much sa inyo, lalong-lalo na po dun sa ating mga attendees for taking your time, learning something from our speaker, and yung time na nagagamit natin for a good reason, learning something every day would help us in the future. So again, in behalf of our officers from TCPDC, all the members of TCPDC, thank you very much and have a great day ahead. Thank you. Thank you, Sir Francis. Congratulations. Thank you, Ma'am Joji. Maraming salamat po sa lahat. Again, please stay healthy, safe, and happy. See you again soon po for our next webinars. So some of the reminders lang po. Please do not forget to fill up our evaluation link posted in our chat box. Number two, the CPD certificate will be posted in the membership portal 10 working days after the conduct of this seminar. So if you have questions po, please email me ynmiraran@gmail.com. So again, stay healthy po tayo, keep safe, and God bless. Thank you po, everyone. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Thanks a lot. God bless you. Thank you, Sir. Sir Sherwin, maraming salamat. Tawag ako sa'yo. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye. I'm Joji. Nice seeing you. Okay. Thank you.